I also like to legalize the Four Seasons. Oh, coach, put my hand rough in my hand. Sarap ng buhay. Narito na naman ako at nagbabalik para ihatid sa inyo ang mga videong makukulit na talaga namang patok sa internet. Hatid ko sa inyo ngayon ang mga funny and awkward moments in Philippine politics. Ang lunchbox! Mamayang gabi, lunchbox pa ba ang tawag? Sa akin mo pa itatanong. Hindi matatawaran ang banat ni Senator Cynthia Villar sa nooy pagdinig ng malaman na ang malaking porsyento ng budget para sa Department of Agriculture ay nakatuon sa research, kaya naman ang senadora ay may pasaring. Puro research. Baliw na baliw kayo sa research. Aanin nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao. Pero hindi ko maintindihan yung research. Sa nooy rally na naganap sa Department of Foreign Affairs, ay kinumpronta ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. ang mga rallyista, ngunit hindi ito. Umani naman ang halo-halong reaksyon sa mga netizen ang nooy pagpapasalamat ni Cavite Vice Governor Jolory Villa sa nooy basketball match na naganap sa Bacoor City Strike Gym na magkamali ito sa kanyang sinabi. Muna, nagpapasalamat tayo sa suporta ng bawat Bacooreño dito sa lungsod ng Bacoor at siyempre sa lahat ng mga nanonood ng MPBL, maraming salamat. Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna bago droga. Actually, bola, hindi droga. Sarap ng buhay. Yan naman ang banat ni... Thank you guys. See you. Bye. Thank you. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Ganito tayo pa lagi, ha? Umani rin ang halo-halong reaksyon ng interview kung saan ipinahayag ni Marojas ang kanyang nalalaman tungkol sa illegal na droga. Pwede tayo bumili ng shabu. Pwede tayo bumili ng cocaine. Pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan, eh. Narito naman ang iba pang At dahil panahon ngayon ng eleksyon, ating balikan si Arturo Reyes na sa kanyang pagtakbo bilang presidente ng Pilipinas, dala-dala ang layunin na gawing legal ang Four Seasons sa bansa natin. I also like to legalize the Four Seasons that we can adjust with the Four Seasons of winter, spring, summer, or falls of America so that we get rid of the rainy and dry season. Tatakbo ata si Arturo bilang Panginoon. Stupid! Oh, coach, put my hand rough in my hands. I'm gonna close my eyes. Oh, like that. No, right? It's a common sense. Paano masabi? Susunod naman ay eksena sa Senado kung saan ang BCDA chief ay tila tinuturuan si Senator Bongo sa mga sasabihin nito kay Senate Minority Franklin Drilon ukol sa budget ng Philippine Sports Commission noon. So first, is there a plan on what to do with this? As for the facilities in the new Clark City, some of these facilities can be utilized by the Philippine High School for Sports. Our student athletes, world-class training which will eventually help the country return to the top in the world of sports. Asian Development Bank. How do we intend to fund the 150 million per year? According to the president of the BCDA, they're planning to privatize the operations and maintenance of the New Clark City, Mr. When President. We say privatized, what do we exactly mean? They are planning to bid it out with the private developers to operate and maintain and generate revenue. Yes, for the government. Nice to hear that, but exactly who would want to rent an athletic stadium? Interview naman ni Mike Enriquez kay Vice Presidente Lenny Robredo sa DCBB tungkol sa kanyang pananaw sa politika at kanyang mga kalaban ay naging awkward matapos sa mga walang preno nitong katanungan. Ma'am, isa po sa mga paratang sa inyo ng mga katunggali nyo sa politika. Hindi po kami nagsasabi nito. Tsaka hindi ibig sabihin, sa ngayon natutunan kami. Masyado na kayang bisyosa.
Narinig nyo na yan eh. Oh, alam nyo na yan eh. Ilang beses na. Masyado raw ambisyosa si Lenny Robredo. Oh. Kasi yung paratang sa atin, gusto natin magpangulo. Oh. Lahat daw ng vice presidente, in fairness, hindi lang kayo ha, ang number one daw na, na papel ng vice presidente ay hintayin matigok ang presidente para maging presidente. Narinig nyo na, alam nyo yan, ma'am, di ba? Yung mahirap kasi, Mike, talagang parating magkakaroon ng paratang na ganyan. Kasi mahirap kung tingnan natin kung ano yung specific na functions ng vice president. Ang nakalagay talaga, ano lang, dapat prepared siya to lead should something happen to the president. Kaya parating suspect na merong kang ganitong pagnanasa, pero kung sino man nakakakilala sa akin, alam na hindi to totoo. Na ganun? Hindi totoo? Hindi totoo. Ano gusto niyo maging? Ako, ang gusto ko na lang, pabiluhin sana tayo sa paggawa ng trabaho ngayon. Na ganun? Opo. 2022. Parang ang tagal na, di ba? Parang isang taon, bumaba po yung balikat niya. Ewan ko kung namalayan niyo yun. So, pagkatapos ng 5 taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Ano mga gusto niyo gawin? Wala tayong balak. Gusto niyo matapos na to? Ang gusto lang natin matapos na... parang hindi na gagambalain yung paggawa natin ng ating function sa duties. Mm-hmm. Yung 2022 masyado malayo pa, pero kung tatanungin ako, wala akong balak kumandidato para pangulo sa 2022. At dito na nagtatapos ang mga video